14 ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang jeep sa Center Island sa Mandaluyong City. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusive. Papasok sa opisina ang karamihan sa mga pasero ng jeep na ito na nadisgrasya sa kabaan ng Ortigas Avenue, Mandaluyong pasado alas 8 ng umaga kanina. 14 kataong sugatan kabilang ang 19 anyos na tsuper ng jeep na si Joshua Conson. Lahat sila na ilabas na maayos mula sa nadisgrasyang jeep. At dito na sila sa Center Island. Nilapatan ang paunang lunas ng responding rescue team na siya rin nagsugod sa kanila sa pagamutan kinalaunan. Ayon sa jeepney driver, alalay lang naman ang kanilang takbo pero bago raw sila sumapit sa stoplight na nasa kanto ng Ortigas at Connecticut, dito na raw pumalya ang kanyang preno. Lumubog po yung preno ko, hindi na kumapit eh. Wala po dahil lumusot eh. Yun. Hindi ko na na-balance yung ano ko. Dito ko na lang inano. Mabilis ba ang takbo mo, iyo, kanina? Nasa 40 lang po. Nakakondisyon ba yung jeep mo? Araw-araw mo ginagamit yan? Opo, araw-araw po. Nasa kondisyon po yan. Pag tama po ng jeep niya, umangat po at tumagilid. Yes. Nung pagtagilid po, mabuti na lamang po. Marami po tayong mga motorista na nagtulong-tulong na iangat. Sa halip daw na ibangga niya sa mga sinusundan niyang sasakyan ng jeep, isinampan niya ito sa Center Island, saka sinalasa ang mga puno bago tumagilid at bumalandra sa kalsada. Reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ang kinakarap na reklamo ng driver. Ang mga driver, sana naman po, una nilang titignan po yung preno kung talagang malakas po yung kanilang preno, lalo na po sa ganyang mga public utility dahil ang dala po nila ay buhay ng mga tao. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.